Ito po yung Raider 150 ko. More than 6 years na po siyang nakatambay rito. Kasi galing ako ng abroad, hindi ko siya nagagamit. Kaya ito, nilagay na lang sa gilid ng aming bahay. Iwan ko kung tatakbo pa ito. Ito siya. Eh, 2013 model pala ito. Raider 150 carb. Ito sira-sira na. Ito hindi na ito pa-function. Wala na. Ito yung forma niya. Kauna-una kong Raider 150 na motor. 2013. Hindi naman siya overuse. Ang problema ay hindi ko siya nagagamit more than 6 years. Kaya yon. Dapat sana pinapaandar ito ng misis ko. Ayaw naman niyang paandarin kasi ayaw raw niya na usok ng motorsiklo ko. Kaya yon, hindi niya pinapaandar. Ito naman yung view sa gilid. Ikot pa kaya itong kuhan? Kulong na to. Ay, salamat. Ikot pa. Yung clutch niya. Okay pa naman. Tapos itong brake niya wala, sira na yung brake. Ano pa nawala? Na nawala yung bola. Ito, palitan ko na lang ito ng pintura kasi nasisira na yung kulay. Siguro ipakrom ko na lang ito. Yung susihan niya. Bukas na ba yun? Ayun, bukas. Ayun. Ang problema, expire na yung kanyang registration since 2013. Magkano kaya yung multa ko kung i-renew ko yun? 7 years yung diferensya, 2013. Tangki. Nako. Kaya pa kaya to? Puro kalawang na. Bili na lang ako ng bagong tangki siguro. Yung tors andito. Yung tors andito pa. Yung battery niya original pa to. Siguro palitan ko na rin to. Tapos, gagana pa kaya to. Wala na. Patay na. Yung si Indy niya, sigurado ako wala na to. Sira na to. Sa gilid. Puno na. Puno na ng mga likabok. Yung sa clutch, napapunction. Tumatakbo. Okay pa naman yun sa brake. Yung chin niya, tsaka sprocket. Palitan ko na kasi talagang luma na to eh. Yung gulong niya. Yung gulong pala niya, ginagamit ko dati yung gulong eh, 110 yung sa likuran. 70 by 90 by 17 sa harapan. Tsaka, yung sa likuran ay ito, yung sa likuran
Yung makikita sa likuran ay 110 by 70 by 17. Yun yung palagi kong ginagamit. Yung brake niya sa harapan, kinakalawang na. Flat tire. Tapos ito, flat tire din. Ito po yung registration ng motor ko. Yun. Ito sa 13 pa. Bus registration ito. Baka pagalitan ako ng LTO nito. Wala. Pati yung gold bolts, parang yung stainless ko na nilagay, wala na. Puno na ng kalawang. Ano to? Pinabahay na ng gagamba. Yung disc ko, palitan na siguro to. Hindi, ito na lang. Yung disc. Disc bolt. Palitan ko, kinakalawang na. And then ito, center stand. Palitan ko na lang siguro itong center stand na to. Pati kulay ng sahig namin eh. Kasing kulay na rin ng center stand ko. Itong gulong, palitan ko na rin. Kasi matagal ko nang hindi nagamit, baka delikado nang gamitin ulit. Tapos ito, axle nut, palitan ko na rin. Ito okay pa naman, stainless. Yung sides, yung crank niya, okay pa naman. Tingnan ko nga kung crank pa ba. Yan, crank pa. Ano problema? Ito yung side mirror niya. Kinaklawang na ng konti, pero okay pa naman gamitin. Kasi stricto dito sa lapo-lapo. Kapag masyado kang nag-modification sa nag-modify sa motorsiklo mo, yun. Baka sisitahin ito nila at pag mamultahin. Kaya balik ko na lang to, original rin kasi ito. Kaya wala naman problema. Palitan ko na lang siguro yung mga bolt nito na kinakalawang. Okay pa naman siya. Walang crack. Wala na kuryente. Sira na siguro yung baterya. So tinatagal-tagal pa naman. Problema. Okay, dito.
Yun. Pasok. Ito na naman.